Hello, magandang araw sa inyong lahat dyan mga Damadorians. Ito na naman tayo para muling makipagdamakwentuhan. Bigyan natin ng konting kwento yung mga naging laban nila ni Willy Tukuran at saka ni Ondoy ng Panabo. Okay, pero bago dyan, shout out muna. Okay, shout out kay Roel Caceres alias Pepian's Vlog ng Kogon Gitago Misamis Oriental. Glicerio Peroda. Yes. Jerry Guerrero ng Aurora Isabela. Aha. Ricardo Labaniego. Yun. Noel Valdiuesa ng Olongapo City. Yes. Rami Talong ng Cebu. Nilo Abad ng Calamba, Laguna. Okay. June Manimog, Santa Cruz, Davao del Sur. Alright. Juni Lumakang ng Tagum City. Juventino Olvis. Yes. Ransky ng Tibungko. At Juver Katailo ng Bay City. Yes. Okay, dito naman tayo ngayon sa mga vlogger. Tulad itong kay Eliasar Karin. Okay, sa mga hindi nakakakilala, ha? Itong si Eliasar Karin at saka si Boy Dalagit ay iisa. Ito ang kanyang channel, Eliasar Karin, yung tunay niyang pangalan. Boy, pero siya yun, ha? Siya yung Boy Dalagit. Kaya siguro yung iba, hindi siya pinapansin kasi hindi siya kilala na siya pala si Boy Dalagit. Okay. Si OJP TV, yun. Pinoy Dama Channel, yes. Philippine Dama Tutorial, ang channel ni Willy Tukuran. Okay. Toto Lives Vlog, yun. At Dama Maestro. Okay. Yung mga hindi na shoutout, sa next video na lang kasi sobrang dami ng pagpapashoutout. Okay. So, dito na tayo sa ating main event. Okay. Umpisa na natin ang Dama Kwentuhan dito sa naging laban nila ni Willy ng Tukuran versus Ondoy ng Panabo. Okay, itong dilaw ang kay Willy, itong blue ang kay Ondoy. Unang sulong si Willy tumira ng 116. Sumagot ng 116 si Ondoy. Sumubo, ha? Nauwi sa subo-subo yung kanilang labanan. Kumain ng 216, kumain ng 414, kumain naman ng 315, tapos kumain ng 214. Yan. Tira ng blue. Tumira siya ng 1614, ipinakain. Pagkatapos kumain ng 315, saka sinayang ng 73. Yun. Tapos, binigay ito. Sinubong ganyan. Tumira naman ng 83. Yan. Pagtira ng 83, nag 1416, nag 314, nag 164, tapos tumira naman ng 5-1, nag 313. Pagtira ng 313, tumira naman ng 7-3. Tiniraan mo ngayon ng 11-6. Yan. Pagtira ng 11-6, sumagot naman si Willy ng 12-8. Yun. Pagtira ng 12-8, pinakainan kagad ng 5-1, kumain ng 15-5, kumain ng 9-1. Yan. Tira ng dilaw. Pagtira ng dilaw, tumira dito ng 9-5. Sinayangan ng 116. Nag 313. Tapos kumain ng 16-2, kumain naman ng 614. Oh, yan. Tira ngayon ng blue. Tumira siya ng si Ondoy ng 12-7. Yan. Tapos tinirahan naman ng 11-6. Saka naman yung tinirahan dito ng 7-2. Nag 150 naman. Pagtira ng 115, saka naman ngayon tiniraan ng 6-1. Nag 6-1 din si Willy. Yan. Dito na. Dito na yung naging labanan. Tapos magugulat ka na lang. Mahaba pa naman yung posisyon, pero nag-sacrifice na kagad si Ondoy. Pinakain yung 416, kumain ng 14-4, saka ngayon isinubo ito. Pinakain. Yan. 15-3, kumain naman ng 8-14. Yan. Lugi ng isa si Ondoy, pero atake yung kanyang posisyon. Ito naman ngayon ang sinagot ni Willy, nag 8-3. Ito na, sinayang na ng 14-16. Inayaan lang, no? Tumira ng 3-14,
Tapos kumain, saka kumain ng 10-2. Pagkatapos, kumain dito ng 4-10. Ayan, dumama. Okay, tira ngayon ng dilaw. Pag tira ng dilaw, tinira itong 14-16, kumain yung dama. Tapos, dito naman ang pinangkain. Ayan. Tapos, kain ng 10-2 yung blue, saka tumira ng 4-5. Okay, ayan na. Now, ayan na yung nangyari sa ang resulta, tumabla. Okay? So, ibalik ko lang yung position kanina, yung pag 6-1 nila pareho. Okay. Okay. Ibalik lang natin yung sa umpisa, pero bibilisan lang natin, ano? 116, nag-116, sinubo, kain, tapos kain, kumain. Yan. Pagkatapos, sinubuan, pinakain, tapos saka sinayang, binigay, kumain ng 6-14, tumira ng 8-3. Okay, kadalasan, kapag pwede rin itong itira itong 7-2, no? Para hindi may itira yung 8-3, siguro, another way naman to. No? Ito, ay gusting din to eh, na variation, another way yung 8-3. Pero ang tinira naman niya ngayon ay nag 14-16. Tapos nag 3-14, nag 16-4. Saka naman nag 5-1, nag 3-13. Tumira ngayon ng 7-3. Pag tira ng 7-3, tinira naman ng 11-6. Ayan. Ngayon sa ganyang formada, maring yung iba siguro, may nakita siguro nung iba na yung hindi pa kabisado itong ganitong position. Inisip siguro nila, bakit kaya hindi ito pinakain para rumiyal? Kasi parang ang ganda, oh. Pagpakain ng ganun, o tapos pakain dito, real na dito. Hindi, kasi maagrabyado yung dila pag ginawa yun. Bakit? Ituloy natin, ha? Okay, ito, ganito yung mangyari. Oh, kumain ng dalawa. Eto na, ha? Pagtira ng 5-1, oh, wala na. Makukuha to. Kasi sasayang to. No? Eh, kung sasacrifice to, dilugi na ng isa. So, ganun ang mangyayari. Doon kaya hindi ginawa. Alam, simple is, mga senior player, alam nila yon. Balik ko lang, ha? Okay. Oh, yan. So, yan na yung formada. Hindi ginawa, no? Sa biglang tingin, kung hindi mo kabisado, akalain mo nakalamang ka na. Pero delikado pala. Kaya ginawa ni Willie, tumira siya ng 12-8. Yan. Pagkatapos saka naman ngayon, tinira ng 5-1, kumain dito, kumain ng 9-1. Yan. Tira na ngayon ng dilaw. Tinirahan niya ng 9-5. Yan. Para balak ito, makapagpakain ng ganyan. Kung halimbawa tinira ito, pwede makapagpakain ng ganyan. No, luluwag. Okay, so, ang ginawa naman ngayon, sinayang ng 116. Yan. Ngayon, itong gantong formada naman, merong tumitira talaga na tatakpan to ng 6-2. Pero kinakailangan, alam mong dalhin yun. Kasi kaya, kinakailangan magaling ka magdala. Dahil itong ganito, pag tinakpan mo ng 6-2, pag hindi ka marunong magdala, may pitong dilaw. Kasi hindi naman to tatabi dito. No? Dahil pag tumabi dito, luluwag yung dilaw. Dahil makaka-atras. Hahayaan lang yan dyan. Hahayaan ka lang dyan mag 3-13. Ang resulta, parang dun sa naging laban nila ni Willie at saka ni Joy Pagadian dun sa Ormo. Kaya, ang ginawa, itong tinira. Yan. Oh, kumain ng 16-2, kumain naman ng 6-14. Tapos, tinirahan ngayon ni Undoy ng 12-8. Yan. Pagtira ng 12-8, eto na. Sa tumira ng 11-6. Ayon dun sa vlog ni Willie, ito daw yung bali pinaka-error niya. Pero para sa akin, sa analysis ko, tama pa rin to. Kasi hindi naman natalo eh. Tabla, no? Parang sa tingin ko lang, pumasok siya sa libro ni Undoy. Palagay ko, bookline yun eh, yung kay Undoy. Yung pag-sacrifice niya. Kasi ganito mangyari. Oh. Hindi ko lang ha. Oh, tapos ginano niya. Pagkatapos, saka ginanon, nag 6-1 dito. Tingin ko to, bookline ito ni Undoy. Yung pag-sacrifice niya ganun. Tapos saka tinira ng ganun. Kasi itong ganito eh. Kung halimbawa hindi ka yung mga mahihinang player lang, sa ganitong formada, may hirapan na to kung paano tumasolve. Malamang kadalasan ipapakain to tapos aatras o baka ititira to dito. Na? Kumbaga, ang hirap hanapan kung paano to gagawa ng
ng paraan. Kung halimbawa, kung mga mahihina yung magdadala. Pero ang ginawa, ito pinakain kanina. Pinakita natin kanina na kung saan tumabla. No? Ngayon, ibalik natin. Ha? Ibalik ko lang. Ha? No, kaya dito to. Yan. O, yan. Ganyan pa yan. Huling tira ng blue, tumira ng 12-8. Yan, ganyan. So, siyempre hindi pwedeng lansihin. No? Patatatluhin kasi tatatlo din, malulugi yung dilaw. Ang kayang ginawa, nag 11-6. Pero ayon doon sa vlog ni Willie, ito dapat ang best na pinag-aralan ko din. Ito nga talaga yung best na tira na 14-15. No? Kasi talagang ano to, ang lakas talaga nito. O halimbawa, tulad ganyan. Tira ng blue, hindi naman pwedeng sayangin ng ganun kasi iiwas na dito. Tutuloy-tuloy na dito. Okay, balik ko lang ha. O, so ang malamang yan, ito yung ititira. No? Para hindi siya makapaganon. O, kung halimbawa ibang itira, o, pakain. No? Pag itong itira, pakain pa rin. Posisyon na posisyon. Balik ko lang ha. Okay, so ito talaga yan. Para maharang. Ngayon, siyempre ito namang dilaw, didipinsahan niya to. Kaya ang ititira dito ay A3. O, ngayon, pwede siyang tumira ng ganyan, pwede siya dito, pwede siyang umatras. No? Unahin natin to. O, pag tumira ng ganyan, siyempre tatakpan na yan. O, di sa pagkakataon na yun, hindi na ito pwede. Oh. Ay, hindi na ito. Ito, hindi na ito pwede. Oh. Kasi may ganun. Oh. O, dadamahan. Ha? Kakain ng dalawa. O, dama dito. Okay, so balik ko lang ha. Pagka ito naman ang tinira, yan, ganyan. Halimbawa, nag A3. Pwede na rito, pasukin na rito. Wala na. O, wala nang kawala ito. O, saan, kahit anong pang gawin niya. So, balik ko lang ha. Ngayon, kapag halimbawa umatras naman, yan, ganyan. Ah, pag umatras, balik ko lang kanina, ito. Oh, ito yung titira. Oh. Hindi ka naman makapag, ano eh. Pag ginano niya, pagsabay dito, kahit dito siya dito, talo. No? Kasi pag dito, may depensa naman, ito yung pangkakain. Pag dito naman, kahit dito, may pangbalik. No? Okay, balik ko lang ha. Oh, yan. Oh, so, hindi po ditong A3. Ngayon, kung ito naman ang ititira, ay lalansi naman siya ngayon. Pagkain ng ganon, dito. O, pwede nang patatluhin, no? O, dadama dito. Yung mahirap na pag naunahan ng dama, kahit lugi ng isa. Pero kadalasan naman nangyayari, kapag ka lugi ng isa, kahit may dama, nagkakaroon ng chance na makatabla yung walang dama, no? Kasi, lamang siya ng isang bato. Pero, mahirap na kapag may dama. Kasi kapag ka magaling yung kalaban, nakuha sa mga tamang tira, delikado. Okay, balik ko lang, ha? Ito. So, hindi pwede yung umatras. Asan na ba yan? Ito. Yan. So, sa ganyang formada, ito lang talaga yung magandang tira. Yung umatras. Okay. Atras natin. 4-10 kain. O, ngayon, puporma ito. No? Huwag mo itong papupormahin ito. Pagka gumanon ka, makakaganon siya. Ito na ititira. O, di siyempre ito, mauubliga itong iangat. Kasi pagka hindi niya iangat, papasok na yun dito. Na? Kung hindi dito, kaya dito. Ganun ang mangyayari. Kung halimbawa, dito siya tumira. Ayan. O, dito na, atake na to. O, wala naman siyang makapagpakain. Hindi naman siya pwedeng gumanon. Tatatluhin. Ha? O, pagka ito ang tinira, o, dito na, tuloy na yan, o. Hanggang sa makarating dito, sasayangin. O, delikado. Balik ko lang, ha? O, sige. Okay. Pag ito naman, ganun pa rin. Ito, tuloy-tuloy yan dito. Ha? Pagkatapos, ano pang susunod? Hanggang dito na, pasok na rito. Balik ko lang, ha? Yan. So, malamang ito yung gagawin. Yan, 7-3. Para kapag ka gumanon, siyempre alam ka namang iiwas. Lalong agrabyado pa rin. O di, ito ang gagawin siguro niya, ganyan. Dos-dos. Obligado dos. O, kain dalawa. Yan. Pagkatapos, kakain din ng dalawa. Tira ngayon ng dilaw. O, pwede din ang pakawalan to dito. O, wala na itong dalawa to, nakaharang na. No? Ito lang ang pwedeng itira ng blue. O, mag-A3 siya, 11-6. Wala pang ibang itira. Ito lang, 3-14 lang. O, saka mag-6-2. O, anong pwedeng itira? Pakain, talo, pakain, pakain, wala. O, gaganon siya. O, siyempre, mag-1-15 ka. O, wala ka ng tira. Sacrifice ka na. Papakain mo to. O, pagkain, saka mo ititira to. O, sobra lang isa yung dilaw. Pwede mo isole. Kung panalo naman, o yan, sinole yung dibalde, tapos sabay tira dito. O, wala na. So, talo yung blue. Eksakto. Okay, balik ko lang ha. Okay.
ayan ulit, no? Walang pwedeng ibang itira, no? Hindi to pwede dahil didiretso dito. Hindi rin to pwede dahil ipapakain to. Ganun din to, hindi rin to pwede dahil ipapakain to. Lalamang na masyado yung dilaw. So, harangan mo na ito. Yan. Para hindi makapagpakain ng ganun. So, next, siyempre ito ititira. A3, para masuportahan. Pero pinakita na natin yung kanina yung dito. Di ba? Okay, so, dito naman natin subukan. Paano pag itong tinira? Ayan. O, di siyempre, dito lang. Yan, ganyan. O, pagkatapos, papakain dito. O, kakain dito. O, ano ang pwedeng itira ng blue? Best siguro niya, umatras na lang. Kasi kapag ito ang tinira, yan, papasukin na yun dito para masayang to, no? Okay, so, ititira naman to para hindi ka makapagpasayang. Kasi pagka sinayang mo, sasabaya ka nito, obligado tres. Di ba? O siya, andito na kagad. Mauna ka pa sa dama. So, timing mo na to. O, pwedeng ang gagawin mo, ito naman ang gagawin. Ganito. Yan, pakain na to. O, pagpakain ng gano'n. O, yan, ganyan na. O, so, ano ang next? Gaganon ka. Ha? O, pwede mo nang sayangin to. So, sasabay siya rito. Pagsabay niya, kain ka rito. Dama. Yan. Tapos, siyempre, hindi siya kakain dito. Doon ang kain niya. No? O, pagkain niya gano'n, o, talo na siya. Tira pa ng dilaw. O, papakain na lang to. Yan. Kain ng dalawa. Pagkakain ng dalawa, kain to. O, wala na. Talo. Okay, balik ko lang ha. Okay, yan ulit ano. Tinira tong 10-5. Support. Tapos na tayo dito. Ha? Pinakita na natin to. O sige, tuloy pa natin. Baka may iba pang variation. Pakita natin yan. Tapos tumira dito. Kumain. Pagkatapos, kumain. Okay, pinakita na natin itong ginawa dito. Ngayon, kung ito naman ang ititira, siyempre, huwag ka muna dito. So, ang gagawin mo, ito na, oh. Oh, yan na yung gagawin. Oh, may padama na. Oh, nauuna na sa dama, may diretso na rito. Kaya, malamang hindi yun ang ititira. So, pinakita na natin to. Kaya, malamang ito yung ititira talaga. Atras, no? Okay, so, pagkain dito, tira dito. Oh, ayan na. Okay, pag tira lang sa ganyang pormada, siyempre, unahan mo na dito. Lagay mo na dito para ito hindi makalagay dito. Oh, ganyan na kagad ang gagawin. So, next na pormada, kung anong titira niya, pag dito, wala na, dito na. Oh. No? Pag dito na, wala, papakain. Hindi na pwede dito, papakain. Oh. No? O kaya, pag dito naman, pwede na itira dito. Lamang na, lamang na. Okay, so, malamang, gaganon nyo na to. Dahil balak niya, atras. Ngayon, sa ganyang pormada, ito na ititira mo. Yan. Hayaan mo na siyang matras. Kasi kung itong ititira mo, makakapunta pa ito dito. Gaganyan pa, gaganyan. Tapos ito, sasayang ito dito. Ganun ang mangyayari. Kaya, hayaan na lang siyang matras kung gusto niya. O, ganyan na lang. Para may depensa rito. Oh, so, kung halimbawa umatras yan, kasi kung halimbawa iba ang tira, ganyan yan, oh, dito na. Oh, tuloy-tuloy na dito. No? Okay, so, balik ko lang ha. Yan. So, kung halimbawa umatras yan, pag atras ng ganun, tumira dito, oh, dito na. Yan. Oh, pag tira niyan, ano pang pwede niyang itira? Hindi naman ito pwede kasi may ganun, no? Oh, masasayang. No? Balik ko lang ha. Yan. So, ibig sabihin, ito yung ititira. Alangan naman ito, dito na. Ha? So, ito yung titira. O, dito na mga isunod. O, ito na yung pang titira mo. Yan. O, pagkatira niyan, alangan naman ito. May sayang dito. Okay? So, dito na. O, dito ka naman ngayon. Pagkatapos, titira ka dito, gaganon. O, tapos, gaganon. O, dyan naman. O, ganyan ang mangyayari. O, so, talo sa ganung variation. Balik ko lang, ha? Okay, ayan ulit. 10-5. Siyempre, 3-14. Pinakita na natin to. Tapos na. Pinakita ko na rin to. Tapos na. Okay, atras naman. Ito naman, 5-1. Okay, dyan. Pagkatapos, gumanon. Okay. Tapos, tumira ng 3-14 para may nakabang na lance. Halimbawa, tumira to. O, igaganon lang yan. No, kakain ng tatlo.
1, 2, 3. Nadamal ito, may lanse. Balik ko lang ha. Pag ito naman, ganun pa rin. Ha? Yan. Pag ito tinira, ganun pa rin. Gaganun, no? O, kakain pa rin tatlo. Nadama pa rin. Balik ko lang ulit ha. Okay. So, ang best move dito, itong 10-5. Yan. Para hindi pwedeng lansehin. Kasi pag ginawa yun, dito ang kain eh, tatlo. Malulugi ng isa yung dilaw pa malulugi. O, so, kung titingnan natin, ano ang magiging best move dito, malamang ito. Yan. Para may lanse pa rin ulit. Ha? Siyempre, pag ginawa nito, agrabyado. Gagano, no? O, pag pinatatlo, dito ang bagsak. Ito dadama. Okay, balik ko lang ha. Yan. Pag ito naman, yan, pag yan naman ang tinira, ito ang titira niyan, malamang. Papakain to. Yan, ganyan. Okay. Para may lansi pa rin. Kung halimbawa, tumira to, o papakain to. Dadama rito. No? O, delikado. Balik ko lang ha. Kung halimbawa naman, ito ang tinira, ganun pa rin. Papakain lang to. Dama. O, dito. No? Balik ko lang ha. Pag itong ganun, o ganun pa rin, no? Ito pa rin yung ititira. Okay, balik ko lang ulit ha. Ano bang pwede itira? Na para hindi siya malansihan. Ngayon, kapag ka ito naman ang tinira, eksakto. No? May eksakto siya. O, ganito ang gagawin. Yan. Okay. So, dama na to. No? Okay. Yan. Then, may bahaw na isa. Kakain yung dama. Pero tira pa ng dilaw. So, titira ng 15-15. Yan. Kain. Kain din ang tatlo yung dilaw. Yan, ganyan. Tapos, kakain naman yung blue ng 8-14. Saka titirahan din ang dilaw ng 15-1. Oh. Sakto, no? Okay, so, yan niya yung mangyayari kapag ganun ang tinira. Okay, so, balik ko lang, ha? Oh, yan. Okay, so, tira natin ito. Nag-A3. Okay, tapos ito. Tapos na rin. O, dito tayo. Yan. So, ititira itong 3-14 para may lansing nakahumang. Ititira to para hindi pwedeng lansihin. Kasi dito ang bagsak. So, ang mangyari, ito naman ngayon ang ititira. Ayan. Kanina, pinakita na natin to. Ha? Medyo taglit siya rito. Ang daming, ano, ang daming disgrasya. Okay, so, ang mangyayari, pag dito, tagilid. Gaganon lang, oh. O, pag pinatatlo, dalawa lang kakainin, lugi na isa. Dadama pa to. Balik ko lang, ha. So, sa tingin ko, ito yung maganda. Yan. Kasi pag tumira ng iba, tabla na, eh. Halimbawa, ito ititira. Papatatloin lang yan, oh. O, tres-tres, tatabla na yan. Ha? Balik ko lang, ha. Pag itong tinira, tatabla na rin. Ganun pa rin, same as lang yan. Balik ko lang ha. Siyempre, ito delikado. Dadama siya. Okay, so, malamang ang itira para kung sakaling halimbawa gusto pa niya ilaban, gusto pa niya yung baka manalo pa siya, malamang ito ang ititira. Ito to. Itong 15-15. Oh. Yan, sa ganyang formada, kapag umatras, masasame as na dun sa kanina. Kasi pagkain ng ganun, yan ganyan, ito kagad ang ititira. O, same as dun sa kanina na pinakita natin. Balik ko lang ha. Yan. So, ganyan na yung forma. Ha? Pag itong tinira, may lansi. O, papakain na, papatatlo na. Ito, gaganon na yan. So, balik ko lang ha. Pag itong tinira, may lansi pa rin. Ha? Papatatluin pa rin. Okay, so balik ko lang ha. Kaya, ito, pinakita na natin ito kanina. No? Delikado siya. So, malamang, kung hindi siya atras, ganito ang ititira. Eh, pag sa ganyang pormada, kitang-kita na yung kalamangan. No? Pwede na siya dito. Oh, yan. Lamang na lamang na yung pormada. O, ano pang kahit anong itira niya. Ito, siyempre, hindi ito aalis. Kasi pag umalis ito, o, dito na, o. No? Okay, so, malamang itira, kung hindi ito, o, ito. O, kaya ito, tatlo, 1, 2, 3.
Eh, pagka halimbawa ito ang tinira, yan, ganyan. Oh, edi, ito na lang. Yan, para hindi ito pwedeng umalis. Kasi pag umalis ito, oh, malaya na ito, no? So, malamang ititira kung hindi ito or ito. Pag itong tinira, marami ka nang pwedeng pag-isipang itira sa ganyang formada. Pwede mong ipakain, pwede kang dito, no? Yan, pwede kahit anong isipin mo. Pag itong tinira niya, pag itong pinangkain, kakain ka ng, yan, kakain ka ng tatlo, lugi siya ng dalawa. Kahit padama pa siya, may dama ka rin. No, so, agrabyado. Balik ko lang, ha. O yan, kung halimbawa ito naman, natin ka, yan. Kung halimbawa ito naman ang tinira, marami ka nang pwedeng pagpipili ang tira. Ganun pa rin, pwede ka magpakain dito. No? O pag pinangkain niya, tapos dito, o libre-libre na to, malaya na, wala nang pipigil. Balik ko lang ha. Yan. Yan, ganyan. No? Pinakain. Pag itong pinangkain niya, tapos ganun, o malayang malaya na rito, wala nang makakapigil. Diyan, problemado na sa diyan. Balik ko lang ulit ha. Yan. Pwede rin hindi ka pa muna magpakain. Kung halimbawa, inisip mo na wag muna. Kung halimbawa, inisip mo, marami ka pang tirang iisipin. Sa ganyang format, ibig sabihin, kapag ka marami ka ng pinagpipili ang tira, ibig sabihin, maganda na yung posisyon mo. Hindi ka na agrabyado. Kasi maraming magandang tira na. Ibig sabihin, kahit anong isipin mong tira, parang panalo pa rin. O, pwedeng tumahimik ka kahit hindi ka muna magpakain. No? Timing ka muna dito. Yan. O, so, ang anong titira niya, ito, at saka ito. O, dalawa lang ang pwede niyang pagpilian. Kung halimbawa, ito ang ititira niya. O, ganyan. Pag yan ang tinira niya, pwede ka nang mag-sacrifice. Yan, bibigyan mo na lang ito. Yan, ganyan. Tapos saka may pasok ito. O, anong pwede niyang itira? Pakaisa, dalawa. Sacrifice. Itong pangkakain mo. Pag sinacrifice, dadama ka na. Pag sumayang siya, hayaan mo lang, dito ka na. Hmm. Kitang-kita na yung panalo. Balik ko lang ulit, ha? O, balik ko lang ulit. O, yan. So, kanina, yung pinakita ko, ito, pag nag-A3. Ngayon, paano kung halimbawa, tumira siya dito, sumabay siya dyan. Okay, pag sayang niya, pwede ka na sumabay dito. Yan, ganyan. Dalawang pangkakain niya, pwedeng kumain siya dito, pwedeng kumain doon. Kung halimbawa ito ang pangkakain niya, ito unahin mo, talo na siya. O ganyan, o, wala na siyang tira, may baboy pa. Kasi pag ginano niya, dalawa no? O, wala siyang wala, ibig sabihin wala talaga siyang tira. Balik ko lang ha. Okay. O yan, ganyan na ulit ano? Sinayang, tapos sumabay dito. Eh, paano kung hindi itong pinangkain niya? Itong pangkakain. O, pag pinangkain niya, dito ka na. Lugi ng isa yung dilaw, pero malakas. O, kakain siya ngayon dito. Yan. Kain mo ngayon dito. Mm. Anong patitira niya? Pag nag-sacrifice, dama. Pag ito, pakain. Ganun pa rin. So, malamang ito lang ititira niya. Dito ka na. Yan. O, pagka pagdating dyan, wala ka ng ibang pantitira pa. Ito na lang, kahit na ito pang itira mo, dito ka na, oh. Yan, dama. Yan, siguro naman, kayang-kaya mo nang tapusin yan. Kayang-kaya na pag-isipan kahit lugi na isa, pero may dama, ang hirap ng ipanalo yan. Okay, so, hanggang dyan na lang tayo, no? Pinakita lang natin na yung dun sa analysis ni Willie Tukuran, dun sa kanyang channel, nasabi niya, yung tumira siya ng 14-15, yun yung malakas. Tama nga, yun talaga yung malakas. Pero yung tinira niyang isa na tumabla, malakas din yun. Kaya lang, magaling lang yung kalaban, nakagawa rin lang ng paraan. Okay, so hanggang dito lang tayo, hanggang sa muli. Maraming salamat.